Halos nangungulubot na raw noon ang balat sa maghapong magdamag na kakalinis ng kotse ng car wash boy na si Edmar. Makalipas ang 16 na taon, heto na si Edmar. Ngayon, naguhugas pa rin ang sasakyan. Pero ang nililinis niyang SUV, pagmamay-ari na niya. At meron pa siyang ibang kotse at delivery vans. Nagmamay-ari na rin siya ng 2 bahay, isang paupahang apartment, isang condominium unit at isang 3-story building. Ang car wash boy noon na 100 pesos kada araw lang ang naiuuwi. Ang car wash boy noon kumikita na ng 1,000,000 piso. Gusto nyo bang malaman kung paano siya umasenso? Tara, kape tayo! Simpait daw ng kape ang buhay ng laki sa hirap at produkto pa ng broken family na si Edmar. Lahat siguro ng hirap dinanas ko. Bilang isang bata na walang ama, dinanas ko na. Separated yung mga magulang ko, yung parang pinagpasapasahan na lang ako. Pumunta ako sa tatay ko para sana humingi ng tulong. Nararamdaman kong parang naglilimos ako sa kanila eh. Sa Maynila noon nagtatrabaho ang kanyang ina, kaya lumaki siya sa puder ng kanyang mga kamag-anak. Walang nagpalaki sa akin na magulang. Lahat ng pinsan ko, may nanay at tatay. Ako lang ang wala. So ayun, dumating sa point na parang inaapi ako ng sarili kong mga kamag-anak. Naranasan ko yung parang binabalibag ako na parang basura. Di ko naranasan na ipagtanggol ako ng tatay ko. Kasi wala nga akong tatay. Yung ibang tatay ginagawa ang lahat, huwag lang magutom yung anak nila para walang hirap na maranasan. Pero ang tanong ko, bakit ginawa sa akin yun ng tatay ko? Bakit binaliwala ako? Kalaunan, binawi rin siya ng kanyang ina at tumira sila rito sa Maynila, kasakasama ang kanyang stepfather. Lumaki ako sa nanay ko na puro panunumbat. Sasabihan ako na yung pinangbabaon mo, imbis mapunta lahat sa kapatid mo, nahati tuloy ng dahil sa'yo. May bakanting kama doon sa kwarto, pero doon ako pinapahiga sa sahig. Tinanggap na ni Edmar na hindi na mabubuo ang kanilang pamilya. Ni isang family picture nga raw, wala sila. Yung pamilya ko, mahilig sa family picture. Pero halos kaming tatlo, yung mama ko, yung tatay ko, wala kaming picture. Para makapagtapos ng high school, si Edmar nagtinda ng gulay. Naging parking boy. Nagbantay sa computer shop. At naging car wash boy din. Ang mga nakukuha raw nilang tip, pinaghahati-hatian nilang magkakasama. Kaya ang naiuuwi na lang niya sa maghapong pagka-car wash, 100 pesos. Kapalit nun ay laging madumi yung kamay mo. Laging nangungulubot yung kamay mo kasi laging nababasa sa sabon at tubig. Kinalaunan, sa kagustuhan niyang lumaki ang kanyang kita, nakipagsapalaran si Edmar bilang OFW sa Macau. Pinilit ko na makahanap ng trabaho noon. Lahat sinuyod ko na. Pasa ng resume doon, pasa ng resume dito, halos lahat sinuyod ko na. Yun nga lang, hindi naging sing-init ng kape ang kanyang naging kapalaran. Kasi ayaw kong ma-disappoint yung nanay ko sa akin. Kasi grabe yung expectation ng mga kapitbahay ko sa akin eh. Sasabihan nila yung nanay ko na, "Hoy, yung anak mo nasa abroad na." Ako, porsigido ako nung makahanap ng trabaho. Kaso wala eh. Matapos ang 2 buwan, umuwi sa Pilipinas si Edmar na walang kapera-pera. Dito siya pumasok bilang stockman sa isang mall. At dahil sa kagustuhan niyang may matapos, nag-enroll siya sa TESDA. Lalo't ang mga nakatapos ng anumang kurso sa TESDA, may makukuhang 8,000 pesos na allowance. Ang kinuha niyang kurso, barista. Kasi mahilig ako sa kape. Ang nakuhang 8,000 pesos na allowance sa TESDA at naipon niya mula sa dating niyang trabaho, ipinampuhunan ni Edmar para magtayo ng kauna-unahan niyang food cart ng coffee frap. Kasi nauso yung ice blended coffee na pagkamahal-mahal. Isang cup lang na ganyan, 170 pesos. Sabi ko, bakit hindi ako mag-try mag-imbento ng ganitong lasa? Pero mas mura. At pumatok ang kanyang food cart business. Kaya nakapagpagawa siya ng 6 pang food cart. Sabi ko,
Lord, kahit 3,000, 2,000, okay lang sa akin. Pero yung first day ko, kumita ako ng 11 to 12,000 pesos. Dito na siya unti-unting umasenso at nagbago ng kapalaran. At ayun, doon na nagsimula yung magandang buhay ko. Dati, sa isang araw, isang beses lang ako kumakain. Ngayon, ginagawa ko ng 5 beses. Maraming nagbago sa buhay ko. Tulad ng dati, pag kumikita ako ng 100 pesos sa isang araw, ang saya-saya ko na. Pero ngayon, kumikita ako ng 100,000 pesos sa isang araw, hindi pa ako nasasayahan. Kung dati, naliligo ako sa ilog, okay na. Pero ngayon, ang pinapaligo ko, dapat mineral water o di kaya gatas. Dati, pag Pasko at New Year, Wheaties lang yung pinapaputok namin. Pero ngayon, kahit bumili pa ako ng rocket at missile, walang problema. Ganun ako kayaman. There's one time, yung pinsan ko, pumunta ng basketball court. Pero umuwi, umiiyak. Di daw kasi siya pinalaro doon. Ayun, galit na galit ako. Ang ginawa ko, binili ko yung basketball court. Tawag sa akin ng mga kaibigan ko noon, James Red lang. Pero ngayon, mayaman na. Pag tinatawag nga nila ako, sinasabihan nila akong, "Hoy, mayaman!" Sabi ko naman, "Wag naman yung mayaman. Nakakahiya. Milyonaryo na lang para hindi masyadong mayabang." Marami talagang nagbago sa buhay ko. Tulad ng, di na ako nakakahawak ng 20 pesos. Di ko na tuloy maalala yung feeling na makahawak ng 20 pesos. Kasi kadalasan kong hinawakan yung mga 1,000 pesos, 500 pesos, yung mga ganun. And there's one time, wala akong magawa. Naisipan ko na lang na sumakay ng tricycle. Tuwang-tuwa ako. Kasi na-feel ko ulit yung komportable na feeling pag sumasakay ka ng tricycle. Nasanay na kasi ako sa chopper at airplane namin eh. Ayun, sa sobrang tuwa ko, yung tricycle driver, binigyan ko ng pamasahe na 5,000 siguro yun o 6,000. Plus, binilan ko pa siya ng bagong tricycle. Harley Davidson na tricycle. Ganyan ako kayaman. Binala ko nga sanang sumali sa mayaman challenge. Gagawa sana ako mga vlog na mga ganun. Kaso, hindi ko na lang ginawa. Kasi baka hindi na ma-reach yung yaman ko eh. Nung nakaraang araw, bayaran na naman sa kurente. Tapos, tinignan ko yung bill namin. Pagtingin ko, 300,000 lang. Galit na galit ako. Bakit 300,000 pesos lang? Bakit ang baba? Bakit napakababa yung bill ng kuryente namin? Kaya yun, pinaon ko yung TV at aircon namin magdamag para namang tumaas yung bill ng kuryente namin. At tsaka, napilitan akong bumili ng 10 ref. Pero, ipinamigay ko din naman pagkatapos. Pag nainitan ako, ginagawa ko nalang pamaypay yung tag-1,000. Minsan nga, problemado na ako kung paano ko uubusin yung pera ko. Kaya ang ginawa ko nalang saranggulang papel yung pera. At kung sinong makapulot, hindi sa kanya na. Ganyan ako kayaman. Pikon ka na ba? Galit ka na ba? It's a prank! Yo, shoutout nga pala sa mga nanood dyan at lalong-lalo na kay Boss Kadya. Salamat sa pagsuporta at sa pagnood. Huwag niyo kakalimutan mag-subscribe at laging i-like ang aming videos. Shoutout nga pala kay Kim Arjon Misinas alias Vlog M, kay Boss Toto, tsaka kay Kuya Tut, Bilya Soto Mike, 21st ka ng single. Kay gusto mo tsaksakin kung alagala mo, ha? Ma'am si Jess Aronia, kay Papi Iwab, Amiel Misinas. Shoutout sa'yo. Shoutout nga pala kay Dada at saka Nonong at kay Liam at kay Munte. Yo, what's up? Shoutout po kay Ate Jane po at kay Boss Jello na editor namin po. Shoutout po kay Boss Kadya at Boss Alan na sana maraming salamat sa pagpapahiram nyo sa amin ng sasakyan. At shoutout po kay Boss Toto. Kalimutan po mag-like, mag-share at mag-subscribe sa aming YouTube channel.